Hi guys! Welcome to my channel, Your Home Properties Within Your Reach. Again, this is Kay, your Bulacan Realtor. So, andito po ulit ako sa Regent Heights na located sa Barangay Poblacion, San Jose del Monte. San Jose del Monte, the rising city. So, today is September, ano ba ngayon? 9. So, we are celebrating Tanglawan here in San Jose del Monte. And andito po ako para bigyan kayo ng update again with Regent Heights. So, pakita ko lang sa inyo. Siyempre, naayosin nila yung ano, harapan natin ng Regent Heights nung dati. Nakita natin, puro damo-damo yan. So, ngayon, pinaganda nila. Tapos, ito, siyempre, makita nyo naman kung gaano kaganda ng location ni Regent Heights, no? Guys, flood-free po dito kahit na may malapit siya na ilog. So, makita nyo, ayan, no? Yan, Egypt na pakubaw yan, guys. So, napaka-accessible niya talaga kapag nag-work kayo sa QC sa Manila kasi one ride lang siya. So, meron ka ng Egypt na dumadaan dito papuntang Cubao. Yung papunta naman dito sa side na to is papunta naman yan sa Santa Cruz, no? So, meron ding mga jeep na dumadaan dyan papuntang Santa Maria. So, malapit na lang po kayo. So, napaka-accessible ng Regent Heights. Kasi yung iba, hindi sila sanay na dumadaan dito. Akala nila mahirap ang access dito sa Regent Heights. So, ayan guys, Regent Heights. So, samahan nyo ako guys na mag-tour, no? Samahan nyo ako. So, let's go guys. Come on, come on. And guys, so nakita nyo yung site na yan. Yan yung mga commercial space na itatayo ni Regent Heights. So, pag nakadala na kayo dito, accessible din siya. Kasi may mga commercial space din na ilalagay dyan, no? So, pagpasok natin, tuturo ko sa inyo kung paano yung, kung saan yung amenities nila or basketball court. So, yan. Pasok na tayo ng paalam. So, ayan. So, guys, so may yan, nakita nyo yung front na part na yan, yan. So, yung building, yun yung ating dress up model, yung office ni Regent. Then, itong side na yan, yan, ito. Yan, dyan itatayo yung ating community hall and basketball court, diba? Tapos, yung doon sa dulo na yun, so magkakaroon yun ng mataas na fence para i-develop pa nila yun ito. Jogging trail, no? Hindi ba? Ang lapit lang, guys. So, ayan. So, ayan yung tulay. So, lalagyan niya ng mataas na, ano, na fence. Then, gagawing jogging trail. Siyempre, for safety rin ng family nyo, no? Ayan guys, hindi yan tumaas guys nung ano bagyo. Kahit gano'n pa kalakas nung nakaraang bagyo, hindi yan tumaas. So, safe na safe kayo dyan. Tapos, ayan na yung ating... Wow guys, no, malapit na siya matapos. Naalala nyo ba yung last vlog ko dyan? Sobrang ano pa nyan. As in, hollow blocks pa lang ngayon. Nakikita mo na yung ano niya, yung finished product. So, yung mga nakabili sa atin guys ng mga RFO, ganyan, ayan, malapit na makuha yung inyong bahay. So, guys, ayan, no, nakita nyo yung dulo na yon, yung paliko na yon. So, yun yung block 17. Tapos, etong part na to, yan yung block 16, no? Tapos, etong mga tinatayo na natin dito, ayan, ayan, yan ang ating block 15. So, kung nakabili ka na sa block 15, kasi yan yung mga unang binukas eh. Tapos yan yung mga may RFO. Ayan guys, so nakikita nyo na ang ating progress and development. Ayan guys. So ayan, ikot-ikot lang tayo. Kasi gawa na rin naman yung kalsada nyan guys. So yun. Kung nakabili kayo dito and hindi ka pa nakakabili, naku guys, i-message nyo na ako. Kasi Regent Heights is one of the talagang sulit na house and lot here. Townhouse model dito sa San Jose del Monte. Kasi alam nyo, saan ka makakita ng complete finish ka na ha? Complete finish ka na bahay. Tapos, nasa city ka pa, urbanized city ka pa, tapos, townhouse siya, diba guys? So, secured ka na, may guard ka pa dito. So, 20,000 per month lang ang ano mo dito, monthly equity mo. No?
pag nag-advance ka pa dyan sa down payment mo, for example, nagdagdag ka sa down payment mo, mas liliit pa yung pwede mong maging babayaran sa pag-ibig. So, ayun guys, yung Block 15, no? Ano ba yan? Yan ang ating Block 15. Oh, di ba? Kaya guys, kung hindi pa kayo nakakapag-reserve dito, message me now. Syempre, nakita nyo naman yung number ko dyan sa link provided, no? Oh, di ba? Ang ganda, guys. So, excited na ba kayo? Kasi ako excited na ako para sa inyo, guys. Kasi, sino ba namang aayaw dito sa ating, ano? So, Block 15, Block 14, Block 13. Ayan, tinatayo na rin yung Block 13. So, yan kasi yung mga, ano eh, in-offer na 10 months ready for occupancy. So, ibig sabihin, within after 1 year, mata-turnover na yan. 13 months, mata-turnover na yan sa mga client. So, ayan. So, dito, may titira na dito siguro by next year. Kasi na may mga iilan na nakatira. So, punta natin yung dress-up model first. Ayan, guys. Andito na tayo sa ating dress-up model. And turnover unit ni Regent Heights na si Alexa. Si Alexa, guys, again, 50 square meters ang ating lot area and 66 square meters ang ating floor area. Diba? Ang ganda niya, guys. Ako talaga, guys, sa totoo lang, hindi ko kayo binabola. Nagagandahan ako sa Regent Heights kasi ang simple ng look niya, ang minimalist ng look niya, townhouse siya, pero complete finish na siya sa turnover niya. So, guys, ayun. So, try nating i-check natin, guys, yung ating dress-up model muna, guys. Papakita ko yung dress-up model niya. So, ayan. Ayan, guys. So, eto, again, Regent Heights by Pinnacle Homes. Lot area, 50 square meters. Floor area is 66 square meters. So, guys, yung lot area natin is minimum lang. Siyempre, minsan malaki siya ng konti kapag ang nakuha mo yung corner unit or yung end unit natin, guys. Siyempre, yung price natin mag-iba din. Guys, mamaya discuss ko sa inyo yung price ni Regent Heights. Kaya, let's finish the whole video. So, guys, ito na tayo sa ating dressed up model. Ayan, no, guys. So, pagpasok mo, ayan na ang iyong tiles. Complete finish ka na dyan. Meron ka ng 60 by 60 na tiles. Tapos, ayan na yun. Diba? Diba ang ganda? Pero actually, guys, sa tingin ko, pag binili mo ito, mas maganda pa yung pwede mong i-design o i-decorate dito sa ating model unit. So, pagpasok mo, mayroon kang pwede mong ang lagyan yan, gayahin yan. Ito, guys, yan. Kayo na magpapaayos yan kung gusto nyo ganyan or gusto nyo iba namang klase ng ano ng design. So, yan. Complete finish na to, guys, ha. Kaya ako natutuwa kasi ang ganda nung turnover ng ano ng Regent Heights. So, ito, pag design mo, ganito yung mga pwedeng maging itsura niya. Diba, maluwag siya, eh. O, kasya nga yung 2, 4, 6. O, 6-seaters na dining table. Tapos, ayan yung living area. O, diba, ang ganda. O, so, di ba ang cute? Ano, maganda talaga pag mga dining area, meron kang ganyan ha, ani, yung hanging na light. O, yan, di ba? Ang ganda. Tapos, ito, maganda dyan, guys. Mirror, di ba? Ang ganda, mirror. So, ayan, guys. O, so, meron ka ng countertop here, no? Ito ang iyong kitchen. Pero, actually, guys, sa tingin ko, pwede rin mo na namang gawin yung kitchen dito sa likod, sa paglabas. Ito guys, kasama na sa turnover to, ha. Tapos ito, plain lang yung color niya. Hindi siya parang ano to, peach or cream na color. So, yan. So, overhead cabinet, dalagdagan nyo na lang kung gusto nyo. Then, ito yung ating ano. Ay, naku, na-stuck. Ayan. Ito ang ating service area. Actually, guys, kung ayaw mo siyang gawin na... Ayan ang service area natin, no? So, guys, kung ayaw mo siyang gawin na laundry area, pero pwede nga laundry area. Ito yung, ako ha, sa akin, ha? Pwede yan, kitchen, laundry area, or whatever. So, ang dami mo pwedeng gawin dyan. Maging ano lang kayo, imaginative, creative, para magamit mo yung space mo. Kasi, di ba, guys, merong mga, meron sa bahay, pag ano, nagluluto, ayaw natin nag-aamoy luto yung amoy kusina yung buong bahay. So, pwede talaga dito yung kitchen area or yung dirty kitchen mo.
Plus yung laundry area mo. Kasi maluwag naman siya. Sobrang luwag niya talaga, guys. No? So, ito yung ating toilet and bath. Nakalimutan ko. Ano ba ito yung tawag? So, ito yung toilet and bath. So, ayan, maganda dyan. Palagyan nyo ng glass partition para medyo elegant yung look, di ba? Actually, maganda na nga siya kasi pag tinanong sa inyo, ganyan din yung tiles po. Ayan. So, ayan. So, ayan ang ating ano. So, guys, di ba, Regent Heights, townhouse. Yeah. Uy, labas ka dyan. Palabas natin yung... Labas ka dyan, bawal ka dyan. Ayan. Bawal, dun ka na. Ay, naku, nagsumunod pa yung aso sa akin. Mag-house tour din daw yung aso, guys. So, ayan, ayaw niya lumabas. So, akyat tayo, guys, dito sa ating second floor. Alam niyo ba, guys, si Regent Heights, townhouse siya. 50 square meters ang kanyang lot area. Tapos, ang floor area niya, 66. Tapos, guys, 3 bedrooms siya, di ba, guys? 3 bedrooms. Tapos, yung kanyang turnover tiles sa second floor ay hindi po vinil. Ano siya? Yung tiles talaga na ceramic. Tapos, ang kanyang window ay sliding, di ba? Ayan. Ito, guys, end unit kasi to. Ay, corner unit ka to. Kaya may bintana siya dito sa side na to. Pero yung end unit kasi, yung corner unit, unahan talaga yun, guys. Ang dami talaga na unay. Once na nag-open ng block, pagpikit mo, ay, nako, na ano na agad yung corner yun. Kaya ka dapat mabilis ka. So, this is our first bedroom. Diba? Yan ang ating first bedroom. O, diba? Maluwag pa din siya, guys. So, ito yung nakaharap sa porch. Sa inyong harapan, sa neighborhood. So, yan. Ayan ang ating first bedroom. Ito ang ating second bedroom. O, ayan. Guys, tapusin natin yung tour ha. Tapos, sa end of the tour, tsaka ako sasabihin sa inyo yung price. Kasi yung iba, naiinip, gusto yung sa umpisa pa lang yung price. Siyempre, ano, pero nagpapahaging naman ako, di ba? Anyways, ayun, guys. So, ayan. Reservation natin dito, guys. Ito lang, ganyan lang. O, yung nasa screen, o, di ba? Reservation. Tapos, ito na yung master's bedroom natin. Ito, guys. Tinatay natin yung ano. Pwede nyo din lagyan ng cabinet. Or bahala kayo kung paano design gagawin nyo. So, ito yung master's bedroom natin. Di ba? Ang spacious. Maluwag pa din siya, guys. Lalo na yung nandun sa kanina, yung pangalawa. Maluwag pa rin siya, guys. So, ang ganda talaga. Kaya parang nagaganda talaga ako sa Regent Heights. Kasi ang sulit niya, syempre. Ay, naku. Ibebenta ko ba sa dito kung di ako nagagandaan, di ba, guys? Char. Ako nagagandaan talaga ako. Kasi sulit talaga siya. So, ayan. Wash. Tapos, lagyan niyo ng partition dito, sliding. No? Pwede, no? O, di ba, guys? Pataas pa siya. So, ayan. So, guys, if you're interested, no, ito yung reservation fee natin sa screen. Okay. And yung total contract price natin, ayan din sa screen. Okay. Then, syempre, ang ating monthly equity or down payment, ayan po sa screen. Okay, guys. Tapos, guys, Regent Heights is available through Pag-ibig. Available siya through Pag-ibig. Kaya, sulit talaga siya, guys. So, ayan po ang ating, ano, lika na, punta tayo sa ating turnover unit or deliverables. Wait lang, guys. Ayun, guys. So, punta na tayo sa ating turnover unit or deliverables. So, ayan, guys. So, guys, ito na yung dressed up model unit. So, may buyer's orientation para tayo ngayon, guys. Kaya may mga tables and chairs na makikita. So, guys, di ba? Ayan na yung turnover unit natin. So, ganito siya pag na-receive mo. Di ba? Naka-varnish na rin yung stairs natin. Tapos, 60 by 60 na tayo. Ang ganda na kasi, guys. Kasi lilipat ka na lang talaga. Tapos, syempre, kung gusto mo lang papinturahan pa. Kasi, painted wall siya. Tapos, white. Plain. Tapos, sliding door. Yan na yung, ano mo, turnover mo. Tapos, ayan yung countertop mo, di ba? So, ito yung kanina eh. So, ayan na yung deliverables mo pag na-receive mo. Tapos, pwede mo na lang siyang palagyan ng cabinet. Ito kanina, ito yung ref mo eh. Tapos, ito yung
ano mo, yung dirty kitchen or laundry area, pwede mo siyang palagyan ng tiles or pwede na ganyan niya. Okay na yan, palagyan mo na lang ng bubong dyan kung gusto mo, di ba? So, ayan yung ating dirty kitchen or laundry area. Then, ito yung ating toilet and bath upon turnover, di ba? Okay na siya, maganda na siya. Di ba? Di ba, guys? Oh. So, yan, guys, ha? So, if you're interested, guys, don't forget to message me. O, nakita niyo naman yung price. Ang kailangan lang natin, guys, kasi is, syempre, through Pag-ibig financing siya, di ba? So, basic naman na details lang yung kailangan natin muna sa umpisa for reservation. Pero kung abroad po kayo, kailangan po natin si SPA kasi ang gusto po ni Regent is makapirma sila personally sa office. So, ayan o. Ang ganda na, guys, eh. Ang luwag niya talaga, guys. Sobrang sulit. Diba? You feel secured kasi guarded community siya. Tapos, maunti lang talaga kayo dito. Small community lang siya, guys. So, ito yung second bedroom natin, no? Tapos, ayan, guys. May space talaga siya for cabinet. Kasi, diba, para hindi ma-consume yung space nyo, maluwag pa rin yung bedroom mo, diba? Ang ganda niya! Guys, so, if I were you, hindi ko kayo binubola, char. Magpa-reserve na kayo habang maganda pa ang presyo. So, guys, saan ka pa makakita ng 3-bedroom house, complete finish, sinililipat ka na lang talaga, pwede sa Pag-ibig, no? Hindi rin mabigat ng iyong cash out kasi reservation mo is 15,000 only. Tapos, equity mo, around 19,000 above. No, 19, 20, 21,000 above ang equity mo for 24 months. And then yung, ano ba hindi ko nasabi? Yun, Pag-ibig. Siyempre, ang mga kailangan mo, guys, is, siyempre, 2 valid IDs. Message nyo lang ako, no? 2 valid IDs. Siyempre, kung married ka, kailangan ng marriage certificate nun, guys. Kung single ka, birth certificate, then to follow yung Senomar. Tapos kailangan din ng 2 valid IDs ni spouse. Siyempre, kailangan ng consent. And guys, kailangan ang ating monthly income for Regent Heights is at least 55,000 per month. Basic to, guys, ha? Hindi kasama yung allowance, hindi kasama yung mga additional na nakukuha natin from company natin. So, kailangan ang basic yung ano mo is 55,000. Pwedeng with co-borrower with spouse. For example, 25,000 ka, tapos si spouse mo 30,000, hindi pasok na 55,000. Kaya naman, 30-30 kayo pareho, 60,000 pasok na kayo, guys. So, ayun. So, guys, if you're interested, don't forget to message me on the number that you see on the screen. Ayan, guys.